Pagod na pagod si Isabel na makauwi siya. Pinagmamasa niya ngayon na mag-ina niya na mahimbing na natutulog. Paano ba niya magagawang sirain ang pamilyang to? Paano niya kakayaning saktan ang asawa niya? Matatanggap ba siya nito kapag pinatay niya ang ama niya? Napatingin na lamang sa kisa Mrs. Isabel. Tila ba may makukuha siyang sagot doon sa mga tanong at gumugulo sa isipan niya? Ang hirap. Ang sakit-sakit mamili. Gusto niya lang may paghiganti ang mga magulang niya pero bakit ang hirap nung makuha? Bakit ang hirap makamit ang hustisya? Bakit ganito siya parusahan? Bakit sa anak pa na isang mamatay tao na hulog ang loob niya at pinakasalan pa niya? Kung hindi ba niya pinilit ang sarili niyang pasukin ang mundo o ang buhay ni Altay ay mangyayari pa rin ba ito? Malamang hindi na dahil una pa lang, nalaman pa lang niya kung sinong taong sumira ng buhay niya, dumanak na kagad ang dugo. Tama nga si Samuel at Frida. Malaking hadlang ang minahal niya, ang babaeng katulad ni Altea. Maling-maling minahal niya ito at pinakasalan. Kung hindi siya nagmahal at pinigilan niya ang sarili niya, walang awa sana siyang nararamdaman ngayon. Pero kung hindi ba siya napalapit kay Don Adiente, malalaman niya kayang lahat ng to? Isang maraming mabuntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi. Hindi niya makikilala at hindi niya malalaman baka hanggang ngayon nangangapa pa rin siya kung sinong taong pumatay sa mga magulang niya at sa mga magulang ni Diego na nadamay lamang. Why is this happening? What have I done para parusahan ako ng ganito? Anong ginawa ko para parusahan mo ako ng ganito? Malakas na sigaw ni Isabel habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Nasa swimming pool siya at kahit pagod na siya kanina, wala siya naramdaman na antok ngayon. Nakakayom ang mga kamao niya at gusto niyang pumatay pero parang wala siyang lakas. Wala siyang magawa. Gusto niyang iparanas ang taong pumatay sa kanya na mga magulang. Ang sakit at hapde na naranasan niya sa maraming taon. Pero paano yun gagawin kung asawa niya ang anak ni Don Adiente? Paano niya maaatim na patayin ang mag-ina niya? Anong klaseng parusa ba ito? Ako ang naagrabyado. Ako ang nawalan, ang nasaktan at naiwan. Pero bakit ako nakakaranas nito? Anong ginawa ko? Bakit ko kailangan maranasan to? Bakit kailangan na mag-ina ko ang sisihin ko? Bakit sila magiging kaaway ko? Wala silang ginawa ko niyang pasayahin at mahalin ako. Wala siyang ginawa ko niyang unawain ako. Kahit na nasasaktan ko na siya, pero bakit siya pa? Bakit siya pa naging anak mo? Napakabuti ni Altea. She did not deserve to have a family like that. A father who has no mercy killing other people. Ano ang nagawa ni Altea para magkaroon siya ng mga taong katulad namin sa buhay niya? Ano bang purpose niya sa buhay namin? She don't deserve this. She don't deserve to have a father like Don Adiente. And she don't deserve me. Damn! God damn it! Patuloy niyang sigaw kahit malalim na ang gabi. Napasalampak na lang siya sa sahig, malapit sa gilid ng pool. Hilaw na tumawa at hiniya ang lumanda sa mga luha niya. Mga luha niya ngayon niya lang ulit lumabas. Na para bang sa nakalipas sa taon nakalimutan niyang umiyak at masaktan ng ganito. Parang pinipigat tinuturog sa malilit na piraso ang puso niya ngayon sa sobrang sakit. Para siya makakapagigante. Yon ang pinangako niya sa mga magulang niya. Pero paano niya yung gagawin kung masasaktan niya si Altea? Inis na inihampas si Isabel ang bandang dibdib niya. Wala niyang awang pinatay ang mga magulang mo at wala siyang pagsisisi hanggang ngayon. Kitang-kita mo yun sa mga mata niya at hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya sa pamilya mo, Isabel. Anong karapatan mo para maawa ka? Para hayaan na lang siya. Ginamit niya mga kamay niya bilang batas. Pinaikot niyang batas sa mga kamay niya para mapatahimik niya ang kaso laban sa kanila. Now it's your time to get your revenge. Hindi niya inisip ang mararamdaman ng mga anak niya. Bakit kailangan mong isipin ang nararamdaman ngayon ng bunso niyang anak? He deserved to die, Isabel. Dahil kapag hindi mo siya papatayin, siya ang papatay sa'yo. Pangungumbinsin niya sa sarili niya. Galit na galit ang mga nanilisik niya mga mata. Maghihilom naman siguro ang sugat ni Altea kapag namatay ang kanyang ama pero si Isabel? Dadalhin niya ang bangungot habang buhay kung nakikita niyang buhay at malaya at taong pumatay sa mga magulang niya. Kahit na gusto na lamang ipaubaya sa batas sa mga nangyari, hindi niya magagawa dahil wala na siyang tiwala kahit kaunti lang sa mga batas dahil ginawa na nila ang diente ang sarili niya bilang batas. Pinapaikot niya sa mga kamay niya mga batas. Hinayaan ni Isabel ang sarili niyang mahulog sa pool. Niyakap siya ng malamig na tubig pero hindi niya yun alintana. Hindi niya alam kung anong susundin niya. Dinidiktahan siya ng kanyang isip na maghiganti at hayaan at huwag nang isipin ang mararamdaman ni Altea. Subalit pumipigil naman sa kanyang kanyang puso. Idinidikta nito magpakalayo rin na sila at kalimutan na lang lahat dahil wala maganda mangyayari sa paghihiganti niya. Bakit ko yun kalilimutan? Bakit ko siya hayaang mamuhay ng matagal sa mundong ito? 7 years of living here on earth since he killed my parents is enough for him. Siya ang kumuha ng buhay ng mga magulang ko, kaya ako rin ang maniningil sa buhay niya.
Anas pa ni Zabel sa sarili. Nakalutang siya sa tubig. Nakatingin lang siya sa kalangitan. Kung pwede niya lang ibalik na lang ang oras kung saan wala siyang ibang iniisip. Wala siyang kinatatakutan kahit si kamatayan. Yung wala siyang pakialam kahit anong mangyari sa buhay niya. Ngayon, napakaraming hadlang sa main goal niya. Ang hirap-hirap magdesisyon. Ilang oras siyang nanatili sa labas na napagdesisyonan niya nang pumasok sa loob. Basang-basa siya naglakad papasok sa loob at wala siyang pakialam kahit mabasa ng sahig nila. Marami naman siyang katulong para linisin yon pagkagising nila kinabukasan. Sa CR sa ibaba na siya naligo at pag-akit niya, sa kwarto nila ipinatutuyo niya lang ang buhok niya. Muli siyang naupo sa gilid ng kama saka tinitigan na mag-ina niya. Bahagya siyang umiti saka hinaplos ang pisngi na mag-ina niya. Ano ang nagawa niyang kasalanan para maranasan ninyo ito? Para mapalibutan kayo ng mga mamamatay tao sa paligid ninyo? You both don't deserve this. You deserve to be happy. Napatigil na lang siya sa pagsasalita nang umungol si Altea at kumalaw. Maya-maya dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at tinignan si Zabel. Love, why are you still awake? Namamaos pa ang boses niyang tanong. Bumangon na si Altea, saka siya sumandal sa headboard para tingnan si Zabel. Bakit bumangon ka pa? Matulog ka na lang ulit. Don't worry about me, I'm okay. Pansin ni Altea ang basang buhok ni Zabel, kaya napakunot na lang siya ng noo. Bakit basa ang buhok mo? Naligo ka ba ng gandong oras? Pagtatanong niya. Pero nasa naman ni Zabel ang basapan niyang buhok? Hindi kasi ako makatulog kaya napagpasyahan kong lumangoy muna sa pool para mapagod. Aniya. Bumangon si Altea saka binuksan ng drawer niya para kunin ang blower niya saka na iyon sinaksak sa gilid ng kanilang kama. Maupo ka na muna rito sa sahig para mapatuyo kong buhok mo. Wika niya na sinunod naman ni Zabel. Matangkad siya kaya sakto lang ang baba niya para mabot ni Altea. Binuksan niya na ang blower saka niya pinapatuyo yung buhok ni Zabel. Sige nga, paano masasaktan ng taong katulad niya? Walang ginawa kundi pagselbihan at mahalin ka. Ipinangako mong hindi mo siya sasaktan, pero magagawa mo pa rin oras na nanangil ka na. Napabuntong hininga na lang si Zabel. May problema ba? May iniisip ka ba? Malambing na tanong ng kanyang asawa. Wala naman, baby. Do you think that I deserve you? Bigla niyang tanong. Oo naman, bakit naman hindi? You make me special. You love me higit pa sa pwede kong matanggap. Higit pa sa natanggap ko sa past ko. Why do you ask? It's nothing. If ever happens, please live a peaceful life, Altea. You deserve more. Mapait na umiti si Zabel dahil hindi niya yun naisatinig pa. Iniisip na lang niyang mawawasak at masasaktan niya si Altea na hihina na agad ang buong katawan niya. Kaya ba niya ito makitang umiiyak ng dahil sa kanya? Kaya ba niya? Pero kaya rin ba niyang hindi maipaghaganti ang mga magulang niya? Kaya niya bang makita nilang ang mga taong pumatay sa mga magulang niyang malaya at masayang namumuhay? Kung magpapakalayo-layo tayo, lalayo na tayo rito at hindi na babalik. Are you going with me? Tanong pa ni Zabel. Napahinto naman si Altea sa tanong ng asawa. Oo naman, kung yun ang paraan para malayo tayo sa kahit anong gulo at walang ibang iisipin kundi ang mga sarili lang natin, ang pamilya natin, bakit naman hindi ako sasama? I will go with you, Zabel, wherever you go. Hindi itong inaasahan niyang isasagot ni Altea. Ang inaasahan niya, mas gusto niyang manatili dito dahil nandito ang kanyang pamilya. Nang matuyo ng buhok ni Zabel, ay tumayo na siya sa kasi at tumabi kay Altea. Sinail niya ito ng halik panandalian. I love you, baby. Thank you for staying with me. Nakapagtataka man ang kilos ngayon ni Zabel, hindi na inisip ni Altea dahil baka naglalambing lamang ito. Natulog na silang dalawa habang yakap-yakap ang isa't isa. Nanatiling mulat ang mga mata ni Zabel. Desidido na siya. Nakapagpasya na siya para sa pamilya niya. Para sa ikabubuti nilang lahat. Kinabukasan, naganda ng pagkain nila sa Zabel kasamang kanyang anak. Ito ang hindi niya kayang sirain. Ito ang hindi niya kayang saktan. Nasira ng pamilya at hindi niya sisirain ang sarili niyang pamilya. Ang sarap-sarap po talaga ng luto mo, Daddy. The best po. Thumbs up ang sad ng anak. Napakasigla talaga nito araw-araw. Para bang nasasobra na sa vitamins niya. Binobola mo na naman ang daddy eh. What do you need? Nakangiting wika ni Zabel. A kiss. Tawa niyang sagot. Kaya hinalikan naman ni Zabel ang anak niya sa pisngi na kinatawa naman ito na akala mo'y kinikilig. Hindi yun ako sinama sa pagluluto niyo ah. Ayaw niya na ba akong kasama? Nakangusong sabi ni Altea. Kaya nilingon siya na mag-ama. Come here na po, mommy. We just want to prepare a food for you po. Made with us, full of love. Napisil na lang ni Altea ang pisngi ng anak dahil sa kung ano nung sinasabi nito. Akala mo matanda na ako magsalita?
Matatapos naman na kami, love, kaya maupo ka na lang dyan. Hayaan mo kaming pagsilbihan ka. We are going to serve our queen. Masayang saan, Isabel? Really? Okay. Sige nga nang matikman at maranasan ko naman kung paano ba ako pagsilbihan ng dalawang lalaki sa buhay ko. I am patiently waiting. Masayang si Edaltea, saka pinanood ang dalawang lalaking mamahalin niya habang buhay. Nasisiyahan siyang panoorin na mag-ama habang nagluluto. Nakasampa si Chester sa matas na stool para mabot niyang ginagawa nilang mag-ama. Pareho pa talaga sila ng suot na damit at pareho rin nakasuot ng apron. Cute! Natutuwang anas ni Althea sa mag-ama niya. Pareho rin sila ng style ng buhok ngayong araw. Kung ganito rin lang naman ang mapapanood niya araw-araw, hindi siya magsasawang panoorin ng mag-ama niya. Ano bang meron? Bakit kayo ganyan? Yaninibago ko ha? Aniya. Napaka-sweet na mag-ama niya. Matagal naman na nila itong ginagawa pero para bang kakaiba yung ngayon. Mukhang pinaghandaan eh. Talagang nagpasadya pa talaga sila ng pareho nilang damit. Just a normal day, baby. Kindatawi ka na si Belle sa kainihain na napakasarap na umagahan nila ngayong umaga. Maya-maya ilumabas silang mag-ama. Hindi alam ni Althea kung saan pupunta. Napapangiti nilang siya dahil ano bang trip na mag-ama ngayong araw. Maya-maya, muling pumasok ang mag-ama at nakapagpalitan rin sila ng damit. Pero parehong damit pa rin at pareho rin nakatago ang mga kamay sa likod at tila ba may tinatago. Naunang maglakad si Chester para lapitan ang ina. I love you, mommy. You deserve more happiness. I really appreciate everything you did for us po ni daddy. Thank you so much po. Ilalabas niya ang bulaklak sa likod niya, saka ibinigay kay Althea. Natouch naman si Althea dahil sa ginawa ng anak. Bahagya siyang yumuko para halikan sa pisngiang lalaki. Thank you so much, anak. I love you more. Ani at sumunod naman si Isabel. Napahagwapo yung tignan. Ang walang emosyon niyang mukha noon nagkaroon ng kulay simula na makilala nila ang isa't isa. I love you, baby. I only wish to be with you until my last breath. Wika niya sa kanya binigay ang bulaklak. Of course, I will love. I love you too. Her heart is filled of joy now dahil sa trip na mag-ama niya ngayong araw. Hilaw na natawa si Frida sa binitawang desisyon ni Isabel ngayon. Hindi siya makapaniwalang tinignan si Isabel na talagang desidido na siya sa desisyon niya ngayon. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, Isabel? Itatapo mo na lang ang lahat. Sa tingin mo, matutuwa mga magulang mo sa gagawin mo. Bakit ba nagpakabaliw ka sa babaeng yun? Nagtiwala kami sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo pero bakit naman ganito ang gagawin mo? Sabihin mo nagbibiro ka lang. That this is just a joke or a prank, Isabel. At ang talagang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa plano mo para sa Don. Anas ni Frida, na nanatili namang tahimik si Samuel at Mario. Sila lamang ang nasa conference room ngayon. Si Frida ang salita na salita habang mapait na umiti si Samuel. Hindi niya ito inaasahan. Gaya nga ng sinabi ni Frida, nagtiwala rin siya kay Isabel. Nagtiwala siya sa matinding galit ni Isabel sa taong gusto niyang patayin. Pero sa isang iglap lang pala yung magbabagong isip niya. Is this a joke? Dahil kung oo, tatawa ako. Anas pa ni Frida. Tumayo na si Isabel sa kasi nagtungo malapit sa bintana at ibinulsa ang dalawa niyang kamay habang nasa labas ang paningin niya. Nandito sila ngayon sa kumpay ni Isabel. Sa kwarto niya. Ilagay niyo ang posisyon niya sa akin at ito rin ang gagawin ninyo. Sa tingin niyo ba'y ganun lang din kadali sa akin ang lahat? Nabitawan at hayaan na lang ang pinapagnagiraban ko. Mahirap din sa akin. Halos ilang buwan ko rin pinag-isipan at ngayon, sigurado na ako. Kaya ko magtiis. Handa ako masaktan, pero hindi ko kaya makita at panoorin ang pagkasira ng binuo kong pamilya. I don't want to see her crying because of me. Kung ngayon pa lang, habang maaga pa lang, maagapan ko na maaaring mangyari, gagawin ko. Handa ako magsakripisyo pero hindi ko kaya makita na maging kapalit ng pamilya ko dahil sa walang tigil na paghiganti ko. I know my parents will understand me. Paliwanag niya sa mga ito. Napapailing na lang si Frida. She can't believe it. At ang lahat ng to'y nandahan sa babaeng yon dahil kay Althea. Hindi mo ba pinagsasisiyang nakilala mo pa siya? Na sana hindi na lang siya nakilala mo. Anak siya ng taong pumatay sa mga magulang mo, pero siya pa ang minahal mo. Minsan kong pinagsasisihan, pero hindi ko na ilulot pa dahil bakit ko sasisihin at idadamay ang sarili kong pamilya. Hindi nila kasalanan ang kasalanan ng ama ni Althea, paliwanag niya. Pero siyang humahad lang sa atin ngayon. Konti na lang, Isabel, at pakakamit mo ng matagal mong pinangarap. Pero ano nangyari? Nasira at kakalimutan mo lang na para bang wala nangyari dahil sa retsing pagmamahal mo na yan. Tugon ito. Seryosong tinignan ni Isabel sa Frida, pero hindi yun inilintana ni Frida. Matapang niya rin sa nilubong ang mga malalalim na mga mata ni Isabel. Napabuntong hininga na lang si Isabel. Naiintindihan niya sa Frida pero nakapag-desisyon na siya. Ayaw na niyang maulit ang nakaraan.
Nasira at nawasak na ni Don Ardiente ang pamilya niya noon. At ayaw niyang mangyari naman ito sa sarili niyang pamilya dahil lang sa kagustuhan niya makapaghiganti. Isasuko mo na lang ba talagang lahat at pipiliing magpakalayo at masayang mabuhay? Sabat na ni Samuel. Napatango-tango naman siya kahit na wala pa siya nakukuhang sagot mula kay Isabel. Naiintindihan ko naman kung bakit. Igagalang namin ang desisyon mo. What? Hilaw na natawa si Frida dahil sa itinugon ni Samuel. Ganyan na ba talaga kayo? Isasuko niyo mga pinaghirapan natin? Bigla na lang kayo magbabago tatras dahil sa walang hiyang pagmamahal na yan? Ano bang naitulong ng pagmamahal na yan? Kita niyo na kung ano nangyari? Sinira ng isang pagmamahal ang ilang taon natin pinagplanuhan. Anito? Napakamot na lang si Frida sa kilay niya. Nai-stress sa mga narinig niya sa mga kasama. Hindi niya matanggap na ang ilang taon nilang binuong organisasyon, ang matagal nilang binuong plano ay mauuwi sa wala. Parang hangin na naglaho na lamang. I can't believe you, dagdag pa niya. Put yourself in the shoes first, Frida, bago masabihin ng mga bagay na yan. Paglalahad ni Samuel, tinaasan ni Frida ng kilay ang binata. So papayag ka na lang, ganun-ganun na lang? Nasa na mga paninindigan ninyo? Nasa na mga prinsipyo ninyo? Tinangay na rin ba ng hangin ng mga utak ninyo? Tapos ano? Pababayaan nyo na ng organisasyon natin? Tuwang-tuwa niya ng mga hayok sa kapangyarihan. Paghihimutok ni Frida. Kahit anong gawin niyang pag-iisip o kahit na gusto niyang intindihin si Isabel, hindi pa rin niya magawa eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko na itutuloy ang paghihiganti kay Don Ardiente ay pababayaan ko ng organisasyon natin. Oo, masyado tayo naging masama at hindi ipinabaya sa batas ng lahat, pero may dahilan naman kung bakit natin nagawang lahat ng mga bagay na yon. We are just exposing the government people's dark secrets. Nakapatay tayo dahil sa mga pagmamalupit nila. Pwede pa rin natin ipagpatuloy ang organisasyon, pero this time, para sa ikabubuti ng bansang ito o ng mundong to. Napapailing-iling pa rin si Frida. Ayaw tanggapin ang anumang paliwanag ni Isabel. Inis siyang umalis at lumabas na ng kumpanya. Naabutan pa niya si Altea na nagpuputol ng mga papel na nagsabog sa sahig. Ang galing ko rin eh, no? Ano bang pagmamahal ang pinakain mo dyan kay Isabel? Masyadong na-addict eh. Masyadong napamahal na halos hindi namalis ang pagkakadikit sa'yo. Alam mo, isa kang malas, Altea. Malas ka. Buisit. Galit niyang saan. Kinuha pa niya ang mga papeles na hawak ni Altea sa kanya iyon muling ikinalat sa sahig. Pulutin mo. Padabog pa siya naglakad palabas ng opisina. Anong problema nun? Kurot noong alas ni Altea. Tiningnan niya ang mga naggalat na papel sa sahig. Magsisimula na naman siyang mumulot kung bakit naman kasi nalaglag ang mga ito. Tiningnan ni Altea ang kwarto ni Isabel. Nagtataka kung ano bang pinag-usapan ng mga ito at naging ganon ang mood ni Frida. Para bang habang tumatagal, lalong lumalalim ang galit sa kanya ni Frida. Hayaan mo na lamang siya. Intindihin mo na lang dahil hindi naman talaga siya ganon. Matatanggap ang lahat. She just want to help you at hindi niya ito inaasahan. Wika ni Samuel. Naiintindihan naman talaga yun ni Isabel. Maging siya hindi pa rin niya tanggap ang binitawan niyang desisyon. Pero ito na lang tayong paraan para makamove on siya. Kailangan niya na lang kalimutan at ibaw ng lahat sa nimot para sa... Para ang iyong mapatawa niya rin ang sarili niya dahil wala siya nagawa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Baka sa parang yun maging payapa at tahimik ng buhay nila. Nakapag-desisyon siyang ilalayo ang mag-ina sa bansang ito. Handa na siyang magsimula muli at kalimutan ang mapait niya na nakaraan. Kaya niya namang patakbuhin ang kumpanya rito sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa na siya. Maybe he can visit once or twice a year. Nandito lang kami. All you need to do now is to focus on your own life, to your family. Hindi naman mawawala organization natin. Ang layo ng Alaska pero magandang mamuhay doon dahil tahimik. Wika pa ni Samuel na ikinangiti na lang ni Isabel. Nagpapasalamat pa rin siya. Dahil may mga taong nanatili sa tabi niya. May nakasama siya sa mahabang panahon at may tuturing niyang pamilya, hindi lang kaibigan. If it is final, then you should pack your things. We are so happy for you, Isabel. Sabat na rin ni Mari na ngayon lang nagsalita. Tumayo na silang dalawa saka tinapik ang balikat ni Isabel para palakasin ito at hindi kailangan mag-guilty kung aatras na lang siya sa planong matagal nilang ginawa. Wala naman silang magagawa dahil yon ang desisyon ni Isabel. Nandito lang naman sila para sumuporta at tulungan si Isabel sa lahat ng plano niya. Lumabas na si Samuel at Mario habang naiwan na mag-isa sa loob si Isabel. Isang maraming mabuntong hininga ang pinakawalan niya. This is his final decision. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Lumabas na siya ng kwarto. Namingiti sa kanyang labi. Hi baby, nagugutom ka na ba? Masigla niyang tanong. Hindi niya talaga pagsasawa ang titigan ng taong nagpabago ng buhay niya. Hindi siya binago ni Altea dahil nagbago siya para kay Altea.
I'm still full. Nagantid ang pagkain sa Diego kanina. Kaso ang tagal niyo matapos sa pag-uusap niyo eh, kaya nauna na akong kumain. Magmerienda ka na rin muna. Mukhang napakahaba ng meeting niyo eh. Nilapitan na ni Isabel si Althea. Sa kanya ito mabilis na hinalikan sa labi. May napag-usapan lang kami. Ipapagaya ko na rin ang mga gamit natin dahil sa sunod na araw na tayo aalis. Are you ready? We're going to stay there for good. Ngumiti na lang si Althea saka tumango. Oo naman, ikaw ang asawa ko. Kayo ang pamilya ko kaya kung saan mo gustong manatili tayo, doon din ako. I am going to dad later para sabihin sa kanyang lahat. Hinala naman na muna ni Isabel si Althea para maupo silang dalawa sa may sofa. Babe, about that thing, pwede bang ako nalang bahala magsabi sa daddy mo? Kakausapin ko na lang muna siya tapos sa kama siya pupuntahan. Pwede? Kung yun ang gusto mo, why not? Bakit nga pala bigla ng plano mong to? Akala ko kasi biru-biru lang yung tanong mo sa akin nung nakaraan na kung sasama ba ako sa'yo kahit saan. Sasama naman talaga ako. Medyo nabigla lang talaga ako. Bahagyang tawang sa ni Althea. Sasabihin ko na lang sa'yong lahat kapag nakarating na tayo ng Alaska. Lahat-lahat ang gusto mong malaman. Napatango-tango na lang si Althea. Mukhang okay naman kasi talaga ang planong ito ni Isabel dahil malalayo silang lahat sa gulo. Lalo na ang nangyari kay Althea. Nagbigay yun sa kanya ng trauma, kaya kung ito mas makakabuti sa pamilya niya, lalayo na sila. Halos lahat ng mga gamit nila'y nakagayak na makauwi sila. Nakalagay na sa malalaking maleta, pero hindi lahat ng gamit nila'y dinala nila dahil ang iba ang klima sa Alaska, sa Pilipinas. Nang dumating si Samuel, nilapitan siya ni Isabel. Kayo na ang bahalang manundo kay Ramea at idala sa akin. Katsa na lang sigurong dalhin niyo kahit wag na ang mga gamit niya at doon ko na lamang siya bibilhan. Bili niya sa mga ito. Sure, don't worry. Sabi na naman na ba kay mananatili? Tayo lang naman na nakakaalam sa lugar na yon. Nasabi mo na bang lahat ang dahilan mo kay Althea kung bakit biglaan ang pag-alis ninyo? Nilingon ni Isabel si Althea na tumutulong na ngayon sa mga katulong nila sa pag-ayos nila ng mga gamit. Hindi pa. Kapag nakarating na kami sa Alaska, saka ko sasabihin sa kanya ang lahat-lahat, lahat ng kailangan niyang malaman. Kasama na rin ba ako anong ginawa ng kanyang ama? Sa tingin mo ay matatanggap niya yon? Dahil kung nasa Alaska na kayo, paano pa niya makakausap ang kanyang ama? Lalo na kung gusto niyang malaman talagang lahat. Hindi malabang magtanong siya na magtanong at talungkatin ang punot tulo ng lahat. Naisip na yung Isabel kaya nga ito na ang nakapagdesisyon niya. Ang ilayo na sila. Kaya nga gusto kong nasa Alaska na kami bago ko sabihin sa kanyang lahat. Alam ko magtataka siya pero sasabihin ko sa kanya, pinili ko na lang manahimik at mamuhay kami ng tahimik. Alam kong maiintindihan niya yon. Tumango lamang si Samuel bilang pagsang-ayon. Nilitian niya lang si Isabel at bukang mas mabuti na nga na piliin niyang katahimikan ang buhay nila. Iba talaga ang nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig dahil maraming tao nagbabago dahil sa pagmamahal. Aalis na kami. Sabihin na lang kami didiretso kapag nandito na kami sa Manila kasama si Ramea. Ihanda mo lang matindi mong paliwanag sa asawa mo dahil magtatanong at magtatanong yan tungkol kay Ramea. Natatawang saad ni Samuel sa kaniya hinila palabas si Mario. Samantala, may ngiting pinigmamasa ni Ramea ang kapaligiran nila. Malapit sila sa dagat, kaya mayakap sa buo niyang katawan ang mainit na simoy ng hangin. Masaya siyang makalipas sa maraming taon, muli siya nakalanghap ng sariwang hangin at muling nasilayan ang ganda ng mundo. Nasahi siya sa wheelchair habang tinutulak ng isang tauhan ni Isabel. Talaga bang susundin ako ni Isabel dito? Magkakasama na kaming dalawa? Masayang tanong sa lalaking nasa likuran niya. Yes ma'am, yun po ang sabi niya. Ipaghahanda ko na po kayo dahil luluwas na po kayo aalis na dito sa Cebu. Makakasama niyo na po si Sir Isabel. Muling sumilay, ang napakagandang ngiti ni Ramea. Hindi na siya makapaghintay na muling makasama si Isabel. Masaya na yung lalanghap ang hangin. Tuwang-tuwa siya na marinig niyang balitang yon dahil nababagot na siya rito. Minsan lang siyang dalawa ni Isabel tapos kapag pinapakiusapan niyo itong manatili muna ng ilang araw, para bang napipilitan pa siya. Pero di bale, magkakasama na ulit silang dalawa. Araw-araw na magkikita at hindi niya na kailangan maghintay pa ng ilang araw o linggo bago niya makita sa Isabel. Masaya akong binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay para makasama siya. Hindi ko labas maisip kung ano naging buhay niya sa nakalipas na taon habang ako ay nakikita niyang nakahilata lang. Gusto kong managot ang lahat ng may sala. Gusto kong maningil. Gusto kong maranasan nila ang naranasan ni Isabel. Aniya. Hayaan yung gawin na lang yan ni Sir Isabel, ma'am. Hindi yung kailangan sabihin sa kanya dahil gagawin niya talaga yon. Napangiti na lang si Ramea sa sinabi ng lalaki. Pinagbastan niya ang kapayapaan ng lugar. Napakalawak ng field at napakalinis.
At sa dulo ng field na ito'y ang dagat na. Nangangibabaw ang asul dahil kitang-kita mo talaga ang payapang dagat. Okay na bang lahat? Wala na ba kayong naiwan? Tanong ni Isabel sa mag-ina niya matapos sila maisa kay Saba ng mga gamit nila. Siya nga pala, love. Nakita kong apat na plane ticket na nakuha mo. May kasama pa ba tayong aalis? Tanong ni Althea na makita niyang apat kasi ang plane ticket nila papuntang Alaska. I will tell you everything, baby. Just wait. Give me time. Kindat niyang wika sa kanya binuksan ng pintuan para makapasok na si Althea. Nang maigayak naman nilang lahat ay pinandala ni Isabel ang van. Patungo na sila ngayon sa villa kung saan sila nangintayin sila Mia. Bukas nandito na rin sila Mia, tapos sa sunod na araw aalis na sila. Kontento na doon si Isabel. Tama na ilang taong nabulag siya at puro paghihigante ang laman ng puso. Wala namang magandang maidudulot ng paghihigante dahil walang katapusang patayan lang ang mangyayari. Pagdating nila sa Mal at Mali sa Cebu, masaya pa sila nagkukintuhan. Kung yun na naging desisyon ni Isabel, nasa isip nilang siguro hanggang doon na nga lang talaga ang maitutulong niya para kay Isabel. Naisip nilang handa na rin silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Nagkatawanan na lang sila kapag nai-imagine nilang magiging buhay nila. Tila ba masaya na rin sila dahil matutuntun nila ang atensyon nila sa pamilya ang kanilang bubuoin. Pupunuin ko ng buong pagmamahal ang mga magiging anak ko at mamahalin ko ng sobrang mapapangasawa ko. Hindi ko hayaang mangyari sa buhay nila ang nangyari sa buhay ko. I will give everything I can to my family. Nakangating wika ni Mario habang pinag-uusapan pa rin nila ang pagbuo nila ng pamilya. Alam mo, buong-buo ng mga plano mo pero ang mapapangasawa, wala ka pa. Maghanap ka muna ng mapapangasawa mo bago ako magplano. Baka mamaya wala pa lang tatanggap sa'yo. Pangaasar ni Samuel. Gago ka talaga. Natatawa rin anas ni Mario. Itinoon nilang dalawa ang paningin nila sa labas at pinagmasa ng kapaligiran. Mukhang tapos na nga misyon nila dahil para bang naramdaman nila ang sariwang hangin. Ang mapayapang buhay na ilang taon nilang hindi naranasan. Napakunot na lang nanoo sa Samuel na makita niyang napakalaking usok. Kulay itim na usok na para bang may nasusunog. Look there, Mario. Turo ni Samuel. Nilingon naman ni Mario at napahinto na lang din siya sa pagdadrive niya dahil talagang makapal ng usok. Pareho na silang kinakaban at nagkatingin na lang silang dalawa. Damn it! Huwag naman sana. Kinakabahang nagkatingin na lang silang dalawa. Mabilis na rin pinatakbo ni Mario sa sasakyan nila para makatayong sa Villa ni Isabel dito sa Cebu kung saan nakatuloy sila Mia. Habang papalapit sila ay mabilis ang kabog ng mga dibdib nila dahil para bang nakukumpirma na nila kung saan ang gagaling ang makapal na usok. Damn! Hindi na mapigilang mapamura ni Samuel habang tinatahak pa rin nilang daan. Napahinto rin lang ang sinasakyan nila na bigla nilang marinig ang malakas na pagsabog. Muling kumapal ang maitim na usok sa itaas at ngayon kitang-kita nilang pagmamayari ni Isabel ang nasusunog. Muling pinaandar ni Mario ang sasakyan. Halos paliparin niya na ito para lang makarating sila kaagad. Umaasa silang sana ng isang simpleng sunog ang nangyari dahil kung hindi at sinadyang gawin to, paniguradong madedelay ang flight nila o ang pag-alis nila ng Pilipinas. Sabay na dinukot ni Mario at Samuel ang mga baril sa tagilina nila. Saka sila na kayo kung pumasok sa loob ng villa ni Isabel. Malaking-malaking ng apoy, talagang kinain ang buong bahay. Imposible na makapasok pa sila sa loob. Nagkalat na rin sa paligid ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan, ang mga naiwang gwardiya dito. Kakaunti lamang sila nagbabantay dito ngayon dahil pinalawas naman na sila para bumalik sa main headquarters dahil nga susunduin naman na ni Samuel, si Ramea. Jerome! Anas ni Samuel na makita nilang buhay pa ito pero tila naghihinga doon na siya. Ano nangyari? Sino may gawa nito? Nasaan si Ramea? Bakit nasunog ang buong bahay? Dagdag pa niyang tanong. Nahihirapan ng huminga si Jerome. Sinusubukan niya magsalita pero dahan-dahan lang yon. Ang captain! Nahihirapan niyang wika dahil dinaramdam niya ang natamo niyang sugat. Sa underground, iligtas na siya. Ang captain crime at ang... Hindi pa man natatapos ang sasabihin niya nang malagotan na siya ng hininga. Napasuntok na lang sa lupa si Samuel dahil sa galit. Mabilis silang tumayo ni Mario para lugugin pa ang buong lugar. Kung may mga kasama pa ba silang buhay. I can't wait to play a skate in the ice, Dad. I am so excited po. Masigla at di makapaghintay na wika ni Chester habang iniisip ang lugar na pupuntahan nila. Masyado malamig sa Alaska. You know, Dad, ang cool po nang nalaman ko sa Alaska. Parang may month po pa na nawala silang gabi. Maliwanag lang po talaga sa labas tapos parang sunset lang siya. Ang cool, di ba po? So it means it's not dangerous in that country kasi makikita pa rin sila kapag gumawa sila ng kasalanan kahit na gabi na. Pagkukwento pa ni Chester.
Sa sobrang excited niya, nakapag-research pa siya tungkol sa lugar. Hindi halatang excited ang baby ko ha. Don't worry, malalaman mo rin yan sa susunod na araw kasi nandun na tayo. Tugon ni Althea. Mommy, please buy me a skate po ha. We are going to play on the ice, on the snow. Tiny na daddy. Napisil na lang ni Althea ang pisngin anak dahil sa sobrang kakulitan. Natatawa na lang din si Subel dahil sa mga gustong gawin ng anak nila sa Alaska. Lumayo na lang siya sa mag-ina niya nang biglang tumawag si Samuel. Sa kanya ito sinagot. Kamusta? Kasama niyo na ba si Ramea? Pwede namang bukas sa kayo bumiyahe para makapagpahinga muna kayong dalawa. Sagot niya. I am so sorry, Zabel, but I think we can't do that now. Please, we need you here in Cebu, now. Gamitin mo na yung private plane mo para makarating ka na kaagad dito. Nawala ang iti sa labi ni Zabel dahil nanginginig ang boses si Samuel at bakas ang takot at kaba sa kanya. Ano bang nangyari? Diretsoin mo ako, Samuel. Where is Ramea? Malumanay pa rin yan tanong. Just go here now. Huwag ka na lang muna magtanong at dito ko na sasabihin sa iyong lahat. Umalis ka na rin ngayon, Zabel. Kurang na tayo sa oras. Tell me what's happening. Maotoridad na saan ni Zabel. Damn it! Have a safe flight, Zabel. Yun na ang huling sinabi ni Samuel bago niya pinatay ang tawag. Biglang gumapang kaba sa dibdib ni Zabel dahil sa mga sinasabi ni Samuel. Nilingon niya mag-ina niya na hanggang ngayon nagtatawanan pa. Napahigpit na lang ang pagkakahawak niya sa cellphone niya. Wala siyang ideya kung ano nangyari sa Cebu. Bakit naging gano'n na lang ang boses si Samuel? Is this some kind of a prank? Sino yun? Si Samuel? Tanong ni Althea na matapos ang phone call ni Zabel. Can we talk? Saglit lang. Anas niya na kay Althea kaya iniwan na muna nila ang anak nilang naglalaro sa sala. Nang makalayo-layo silang dalawa, saka huminto na sa paglalakad si Zabel. Babe, kailangan ko munang pumunta na Cebu dahil sa tawag ni Samuel. Babalik din ako bukas. I promise, basta huwag kayong alis sa Chester dito. Huwag kayong lalabas sa dalawa hanggat wala pa ako, understand? Bakit? Ano bang sinabi sa'yo ni Samuel? Akala ko ba may kukunin lang sila doon at babalik din ka agad? Bakit susunod ka sa kanila? Mahirap ipaliwanag, basta sundin mo ang sinabi ko dahil pagdating namin dito ay aalis na rin tayo. Hindi sinabi sa akin ni Samuel ang dahilan kung bakit ako kailangan doon. Pwede ko mang asahang mananatili kayo rito? Wala na lang nagawa si Althea kung hindi ang tumango. Hihintayin ka namin bukas. Si Zabel naman ngayon ang tumango. Hinalikan pa niya ng mabilis si Althea sa kanya nilapitan ng anak para makapagpaalam. Mabilisan ang gayak ni Zabel. Wala na siyang masyadong dinala sa kanya natungo ang private plane nila. Naiwan na mag-isa mag-ina niya sa villa niya at may ilang taon na nagbabantay lang. Masyado siyang kinakabahan sa kung ano nangyayari sa Cebu, lalo pa sa tinig ni Samuel. Masyadong kinakabahan at seryoso. Pagkarating niya ng private plane nila ay nakanda ng lahat. Ang pilot at ang co-pilot nito dahil mukhang nakatawag na sa kanila sa Samuel. Ganito ba nagmamadali sa Samuel para makarating ng mabilis si Zabel sa Cebu? Gano'n ba kahalaga at kaseryoso ang lagay sa Cebu dahil nagmistyo lang sa Samuel na ang boss nila? Buong biyahe ni Zabel ay iyon ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kampante naman siya na hindi lang ito masyadong seryoso dahil malayo rin ang villa niya dahil malapit ito sa dagat. Secured ang buong lugar kaya hindi niya kailangan mag-alala. Iniisip na ang mag-ina niya. Hanggang bukas na lang ilalagay nila dito sa Pilipinas. At pagkatapos nun, wala na silang ibang iisipin kundi ang mga sarili nila. Kung paano sila magiging masaya at bubuo sila ng malaking pamilya. Pararamihin ni Zabel ang lahing niya. Sa tuwing naiisipin ni Zabel, napapangiti na lamang siya. Dahil iniisip pa lang niya na may malaki siyang pamilya, nagagalak ng puso niya dahil itutuon niya ng buo niyang atensyon sa mga anak niya. Kung ang buhay niya dati na wala siyang ibang hinawak at wala siyang ibang inalagaan kundi ang mga baril niya, ngayon handa na siya mag-alaga ng mga magiging anak niya. Kung dati paglalagay ng mga bala ang ginagawa niya ngayon, pag-aaralan niya kung paano maglagay at magpalit ng diaper sa mga magiging anak niya. Sa kakaisip niya sa bagay niyon ay nalibang siya. Hindi niya na masyadong inisip ang pagiging seryoso ni Samuel kanina. Baka nagbibiro lang sila o baka nagpagtripa na naman lang namang ito siya. Ilang oras din ang biyahe niya hanggang sa makarating siya ng Cebu. Gabi na makarating siya dahil hapon naman na siya nakaalis. Sa pagbaba niya may van na naghihintay sa kanya. Napakunot na ng noon niya dahil sa dami na nakagwardya sa kanya. Maging mga sasakyan na nakasunod sa van na sinasakyan niya napakarami. Aakalain mong presidente ang dumating. Ano nga kaya ang nangyari sa Villa ni Zabel sa Cebu? Sino ang gumawa doon ng sunog? Nasaan si Ramea? Matuloy pa kaya ang planong pag-alis si Zabel ng bansa kasamang pamilya niya? O itutuloy niya ang planong paghigante dahil sa nangyari? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.